Maayong aga, magandang umaga, good morning sa inyo lahat. Lunes naman po, umpisa na naman ng isang bagong linggo para sa atin po dito sa Pilipinas at sa lahat po ng mga Pilipino here and abroad. Ako muli po si Manuel Boy Mejorada mula dito sa Metro Manila, Philippines. At sa umagang ito po, ay ba, sabay-sabay po tayo, simulcast tayo sa ating YouTube Coffee Break at ba, nagkamali lang po ako sa aking main channel. Dapat coffee break pero itinuloy ko na lang po. So, tatlo po, no? Tatlo po ang sabay-sabay po or simulcast na paglabas ng ating kapihan sa Lunes po, September 6, 2021, no? So, nandito tayo sa ating main channel, Manuel Mejorada, sa ating coffee break at sa ating Facebook page na Manuel Boy Mejorada. Oy, maganda po at may mga pumapasok na kagad na mga supporters natin, mga viewers natin mula po sa ating Facebook page. No? So, batiin po natin yung mga nandito po sa ating live chat. Si Gilbert Gilbert Lagio, good morning. Andrea Giong, si Marin Datdosi, Rudy, magandang umaga sa iyo. Remington Aure, Ricardo Robilios, si Nympha Bautista, Ernesto Caranto, si Siegfried, Ray Pagara, si Willie Diona, no? Para kay Pinky, Paolo, Elia, and Abby. Shout out, oh, para kay Pinky, Paolo, Ella, and Abby. Yan, okay, good morning po sa inyo. Diyan sa kay Faustino Pacheco, diyan sa Chicago, Illinois. Magandang umaga din po, no? Si Lucky 58, sana matapos na lang itong pantatapon-tapon ng mga akusasyon ng dilawan sa at gobyerno. Ito to po yan, no? At we will talk about that, no? Apache 172, good morning po diyan sa Virginia Beach, Virginia, USA. Perry Pasqua, pugs. Uy, kababayan ng nanay ko, magsinggal, ilakusor, ha? Mga Pichay, Sullivan Pichay po. Diyan po pinanganak ang nanay ko sa pamilya Sullivan Pichay. Good morning sa inyo, no? Okay, si Resi Hawali, watching from CDO. Sa Facebook po, si Eric Casado Una. Okay, si City Girl Smith, magandang umaga. Si Miles Tan sa YouTube. Sa Facebook, Joey Malyari, Tam Borromeo. Si Evelyn the Pastor, John Cortez naman po sa Facebook, Mariel, no? Florencio Paz is the second, uy, dalawa ito, usually YouTube din si Florencio, ngayon po sa Facebook siya, no? Same girl, good morning po, no? Ray Banabana, no? Ray Banabana from Davao City, good morning. Ryan Dale Alpuerto, good morning. Jaime Ribano, si Alan Campbell Aritzili, no? Oy, dami, dami na. Okay. Bebo Tele Hanoras, si Bebo Asibuch Sanoong, Tina Ruiz, MK Maki Alarcon, Danilo Iligan Kanda, Angela. Okay. Marlene Castillo, good morning from New York. Ralph Catalog Kalatuktugan, mayang aga, no? Okay, si Miles Tan, Nika Pinay, UK, dito po sa YouTube, Grace GPG, good morning, Delarmente Randolph, Melanie Isguera, John Jovi ML from Alexandria, Virginia, Glenn de la Victoria, si Delwin July Sarsen, si Noe Mark, Rod Gambil, abahan dami na, no? Okay, so tuloy po tayo at mamaya po pag may panahon po na natitira ay babalikan po natin sa ating pagbabati po dito sa ating live chat, no? Now, si dating Senador Bongbong Marcos ay may panawagan ngayon, no, sa ating National Telecommunications Commission na dapat audit po yung parang ito po yung salita ngayon na paulit-ulit po na ginagamit audit, no? Auditing, no? At sinabi po ni dating Senador Bongbong Marcos na dapat din daw ang ating mga telcos o ito po yung ating telecommunications companies, no? Yung dalawa po, yung major players natin, Smart at Globe,
may G2 pa yata, no? At, ano pa yung iba ng mga smart, mga telecommunications companies, ay kailangan daw na i-examine, suriin daw yung kanilang performance, ang kanilang servisyo, dahil na sa kabila po ng sinasabi na gumanda na ang bilis po ng ating internet sa ating bansa, eh marami pa rin daw ang hindi nakakatanggap ng ganoong kagandang serbisyo, lalo na po na nasa ilalim po tayo, patuloy po tayo na nasa ilalim ng study from home, o ang ating mga kabataan po ay kinakailangan na sa bahay lang sila makapag-aral, dahil nga hindi sila makakapasok pa, no, sa kanilang mga paaralan dahil nga sa COVID-19 pandemic. Kaya sabi niya, may nakikita siya, no, may nakikita siya o nakakarating sa kanyang pansin, no, itong mga reklamo ng mga guro natin at mga estudyante, at of course ang mga magulang, na napakabagal daw ang takbo ng internet sa kanilang mga lugar. Kaya hirap na hirap yung mga guro natin at ang kanilang mga estudyante para na maipatuloy po ang itong tawag dito, virtual, no, virtual learning or virtual classrooms sa online classes nila, no. So sinabi po ng Department of Information and Communications Technology noong Hulyo, no, na yung average download speed, no, para po sa fixed broadband, ibig sabihin po yung may linya, no, sa mga bahay natin, ay umabot na sa 71.17 megabits per second or Mbps. Yan po ang sukat natin, no, kung ano po kabilis, versus 66.55 Mbps noong nakaraang Hunyo. Ibig sabihin po ay lalong bumilis na po ang internet para sa fixed broadband, no? Habang yung mobile internet download speeds naman ay may konting pagtaas ang bilis, no? Mula po sa 32.84 Mbps in June 2021 na umakyat po ng konting-konti lang, no, sa 33.69 Mbps nitong Hulyo. Subalit sa kabila po nito, no? Subalit sa kabila po nito, nitong nakaraang school year at itong linggo yata, no, next week, no, June 13, magbubukas na po ang ating mga online classes sa elementary at high school. At syempre ay habang po naghahanda ang mga guro natin at ang mga estudyante para po na magpapatuloy, computer lang, no? Computer o tawag dito, computer o yung tablet yung kanilang kaharap, kasi wala pa rin pong face-to-face classes. Ayun po ang kanilang worry, no, na baka ma-delay or baka maapektuhan na yung kanilang kakayahan po na may pagpapatuloy po at mabigyan ng magandang pagtuturo or pag-aaral ang ating mga kabataan. Kaya sabi ni dating Senadora Bongbong Marcos, eh ngayon pa lang dapat kausapin na ng National Telecommunications Commission, no, ang ating mga telcos para ipasiguro sa kanila na pagbukas po ng klase ay wala na pong mga tao dito, wala na mga batsi, wala nang lubak-lubak, no, wala nang lubak-lubak sa kanilang serbisyo para po sa pagbigay po ng magandang serbisyo o yung internet speeds po na yung matulin, no, at tuloy-tuloy, hindi na bawat 5-10 minuto ay mapuputol, at siyempre pag mapuputol na uudot na rin, no, ang leksyon ng ating mga estudyante, no. Aba, marami ngayon sa Facebook, ha. Okay, balikan po natin ng sandali ang Facebook, no. Okay, so first day ko ito, no, sa sabay-sabay po sa Facebook, no. Okay, si Nika muli, no, Grace GPG, Delarmante Randolph, Glenn de la Victoria, Delwen, Noe Mark, San Pedro Laguna, Rod Gambil, Roberto Sabalia, si Kyle Avi, Jojo Egot, NM Raj, no, ano bang pag-pronounce ito? Watching from Mexico. Ole! Aba, ganda dyan, Mexico, no? Si Kyle Avi, Angelina Halili, Presto,
Si Florencio Pasis, tingnan nyo, meron siya sa YouTube, meron din siya sa Facebook, no? Noel Delina Nakwa, Edward Rodriguez, no? Si Yvonne Bremer, oh, dami sa Facebook, no? Simon Velasco dyan sa Singapore, Juanita de la Cruz, si Nonoy Jessic Kiamco, no? Nonoy Jessic Kiamco, Tan, si Nonet Marquez, no? May aga, palayon lang, no? Danilo Iligan Kanda, magandang umaga. John Cortez from San Francisco, California. Miles Tan, Boyet Ramirez. Hello, good morning sa iyo. Aik V. Real Valley, good morning po. No? Si Born Tanga, si Damaso Ilagan, dyan po sa New Jersey, USA. And batiin ko rin po ang aking ang bunsong kapatid namin dyan sa may Old Bridge, New Jersey, Peter P. Mejorada, ang kanyang asawa na si Sid at ang kanilang mga anak. Yung nanay po namin, eh ba, nagbabiyahe na naman yung nanay namin, 86 years old, pero hindi po napapahinga, nagbabiyahe. No? Bukas po, papakita ko yung mga larawan niya kung saan saan nakakarating, tour ng tour. No? Eh, malakas po kahit na yung tuhod niya, ilang beses na po naoperahan niya, pero hindi po nagpapahinga sa kapag sa kanyang bagong hilig magiging turista. Yan po, nanay namin, Linda Pichay Mejorado. Ay, mga taga-magsinggal dyan. Nanay ko, taga-magsinggal. Adelina Binoya, good morning. Si Vermal Sugano from Japan. Marisa Dones, magandang umaga din po. No? Okay. So, itong nakaraang Sabado, no? Ay aba nag-react si Senator Manny Pacquiao sa mga pagpupuna tungkol po sa tinatawag na OOTD ng kanyang asawa na si Jinky noong nanood siya sa kanyang laban diyan po sa may Las Vegas, Nevada, USA noong nakaraang Agosto 22, no? August 22 dito sa Pilipinas, August 21 diyan sa USA. Kasi napaka mahal, no? Napakagara po ang sinuot po ng kanyang asawa na si Jinky. At sabi ni Pacquiao, eh wala ka yung pakialam dyan, no? Hindi naman daw masyadong mahal yan. At yan naman ay pera na yan. At yan naman pera na yan. Dugo at pawis, hard-earned money ko, sabi ni Pacquiao. Kasi siyempre, si Jinky Pacquiao po, mahilig po yan sa mga designer clothes, no? Designer bags, eh ba, yung mga bag po niyan, milyon-milyon po ang halaga niya, no? At ang dami, no? Hindi lang po lima, hindi lang po sampo, eh baka daan-daan po, no? Kaya sabi ni Senator Manny Pacquiao, ay pinaghirapan ko yan, dugo at pawis ang tumulo sa akin para makabili po ako ng ganyan. Pero nakakalimutan sabihin ni Senator Manny Pacquiao na hindi po lahat na pera niya ngayon ay hard-earned money or pinaghirapan niya mula sa kanyang pagiging boksidor. Kailangan po i-remind natin, no? We have to remind Senator Pacquiao na mula pa noong 2016, mula pa noong 2010 ay tumatanggap din po siya ng malaking sweldo mula sa taong bayan. Bilang senador noong 2010 to 2016, kahit noong palagi siyang absent, wala pong no work, no pay doon sa Kongreso. At dito naman po ngayon na siya ay isang senador, sa kabila po na nangako siya, sabi niya, I will focus my attention. Dalawa lang ang paghahati-hatian ko ng aking panahon, ang serbisyo ko sa taong bayan sa pagiging senador at yung aking pamilya. Ay nako, Senator Pacquiao, milyon-milyon po ang tinatanggap mo. Ha? Taon-taon yan. Kaya huwag mo sabihin na yung yaman mo ay galing lang sa iyong boxing. In fact, more than 2 years ka, no? More than 2 years ka na hindi po nakapag-akyat sa ring at nakipag-bakbakan yan. No, at kumita ng malaki between July 2019 and August 2021. More than 2 years po. Kaya wag mo naman po sabihin na yung pera na hawak-hawak mo ay lahat na yan ay nanggagaling sa iyong pagiging boksidor. Kaya
may karapatan po kung sino man ang magpuna sa ganito pong mga mamahaling sinusuot, mamahaling mga gamit ng asawa mo, mga alahas ng asawa mo at ng nanay mo. Kasi you have to remember, you are a public official, you are a senator of the Republic of the Philippines. Sir, magkano ba ang natatanggap mo sa pork barrel? May napupuntahan ba yan ng mga project? O baka katulad ko na rin sa kaibigan ko dyan sa Senado na pinapadaan lang kunwari sa project, pero meron pong kanal, ah, meron pong diversion kanal. Ah, yung papunta daw sa project, nagliliko, no? Biglang liko po at pupunta po sa isang bank account na napakalaki na po. Kaya wag mo pong ipilit na sabihin, wala kang pakialam diyan. Kahit na mamahalin yan, pero sinasabi niya, hindi naman gaanong mamahalin yun, ay mukhang mamahalin lang. Eh naku, huwag mo na po kaming lukuhin pagdating dyan. Kasi kahit naman hindi namin kaya po ang mga ganoong kamahal na mga bagay-bagay at mga gamit, ay marunong din po kami magtingin. Kasi with the social media, tingnan mo lang yung mga Hermes bags dyan, alam mo po kung magkano, ha? Alam mo kung ano yung mga itsura niyan. Kaya nakakasiguro naman po ako na si Jinky Pacquiao, sa ganitong lifestyle ninyo na of extravagance na tinatawag, ay hindi na yan susuot ng yung tawag dito sa mga bargain. Hindi yan susuot. Hindi yan bibilihan sa SM o sa mga Robinsons o sa Landmark o ano mga department store. Yung mga tinatawag na off-track lang, hindi. Buibili yan sa mga kilala. Ah, mga kilala na mga gumagawa ng mga damit, mga gamit, pati na po ang mga alahas. Ay kahit siguro yung mga, siyempre, lalo pa nga pabango, no? Ang makeup, mga mamahalin yan. So, huwag mo pong sabihin na wala pong pakialam ang kung sino man. Na punain, because as a public official, may I remind you, Senator Pacquiao, that under Republic Act 6713, the Code of Ethical Standards and Moral Code of Ethical and Moral Standards for Public Officials, nandun po yan na ang mga opisyal po ng bansa ay kinakailangan hanggat maari ay mamumuhay sa napakasimple na paraan. Huwag magpagarbo, huwag magpasikat, huwag magbilib ng mga napakaraming mamahaling mga kotse, mga bahay na malalaki, dahil nakakasama ng loob yan sa taong bayan. Na alam naman ng kahit sinong Pilipino ay ang sweldo mo mula ay nagmumula po. Ang sweldo mo ay nagmumula sa amin, sa inyo dyan na nanonood. So, Senator Pacquiao, please, no? Alam ko naman po na bilyon-bilyon ang pera mo. Pero nahahalo-halo na yan, no? Naging halo-halo na. Naging halo-halo na yung pera ng bansa at ang pera na nagmula sa iyong baksin. So, kung maari nga po, ikaw ang magpakita ng magandang halimbawa sa mga kasamaan mo sa gobyerno, na kahit pa man na marami na tayong pera, na hindi po nanggagaling sa nakaw, ha? Ay hindi po tayo, kahit naman marami tayong pera, ay huwag tayong yung lifestyle of extravagance na sinasabi. Yung sobra-sobrang garbo na nakakaingit para sa mga walang-wala po, sa mga mahihirap po na nakatunganga na lang sa itaas, nakatingin na lang sa iyo, kailan pa ba kami makatingin na kahit na isang piraso lang ng pagkain na kinakain ngayon ni Manny Pacquiao, hindi mo naman po kasi ginagawa yung sinasabi mo, natutulong ka sa mga mahihirap. O, di po ba? O, okay. Balik tayo, Reynaldo Villarama, what happens to Manny Pacquiao's audio and video? Wala yun, naku, maniwala ka doon. Dinina Binoya, Vermal, John Cortez, no, nabasa natin dito kanina. Sil Solvay sa Mapco, Net Fashion RK,
Manny Bondad, Salvador Atienza. Oops, tumunod naman, no? Nang layo ang talo niya, no? Okay, aba, hindi ko na mahanap kung saan ako na last, no? Santua Gabriela, watching from Lipa City. Buen Salida Marlin, no? Okay, si Aya G, North Star, no? Hello po, no? Hello po sa inyo, no? Okay, Randy Belusilio. Okay, Melinda Cordelia Alcalde from Davao City. Now, nitong nakaraang linggo, doon po na nakatutok ang usapan ng halos lahat. Dito sa mga ginagawang investigation ng Senado at ng House of Representatives tungkol po sa kung paano daw ginagampanan, kung paano daw ginagasto ng Department of Health ang pera para sa pakipaglaban sa COVID-19. At ang gulo-gulo, daming mga bintang. Di bintang dito, bintang doon, no? Maraming mga tanong na mahahalata po natin na wala naman po sila magandang layunin dyan, kundi magtanim po ng pangdududa sa isip ng taong bayan. That is very obvious. At nakakalimutan po kasi ng ating mga senador at ng mga congressmen and women na itong away ng gobyerno natin laban sa COVID-19 ay mahahalin tulad natin sa isang pakikipag-away sa digmaan. Because we are at war. Yun po totoo. Parang gera po ito ngayon. We are in the middle of a big war. At ang napakahirap pa nga po hindi ka natin nakikita. Hindi natin nakikita kung sino yung kalaban natin dahil, lumilipad lang yan sa hangin. Pagatsin ng isang tao doon, kahit malayo kuminsan, nakakarating pa sa atin. At noong nakaraang tatlong araw lang, yung best friend ko po, pumanaw po dahil sa COVID-19. Yung talaga pong wala pong pili ito. At hindi mo nga po, hindi ka maaring makakadepensa sa sarili mo kahit na may face mask ka, may face shield ka, humuhugas ka. At you always remind yourself na mag-maintain po o palaging may distansya po sa ibang tao. Pero hindi pa rin po 100%. Katulad po ng kaibigan ko na si Romel Inyon, maingat na maingat po yun. Yun. Napakalungkot po na pangyayari na kapalaran niya. Ay napakabilis po. Isang araw, pinasok sa ospital, no? Akala ko ay mild lang kasi nag-post pa siya sa Facebook, mild. Mild symptoms, 2 days later, bigla na lang po, ibinalita sa akin na pumanaw na. So ganito po ang kinakaharap ng ating gobyerno. At alam po natin na sa ganitong pagkipag-away natin sa COVID-19, sana. Tama po yon ang sinabi po ng isa dito sa kanyang comment. Dapat po nakafocus. Dapat po walang nanggugulo. Bigyan po natin ng daan ang ating gobyerno, lalo na po ang Department of Health, na hindi na po sila yung kailangan nilang kalasag, no? Nag-shield, no? Habang doon po ang kaaway na COVID, may mga shield dito, kaya mga kamay nila hindi na po nagagamit ng gusto. Because kalasag dito, si Dridon dito, si Hontiveros dito, si Gordon dito, si Ping Lacson dito, si Trillianes dito, si Laila de Lima dito. Nako. Kahit siguro sa anong bagay, di ba? Kahit sa anong bagay na hindi pa nga ganito kalubha ang problema, ay kinakailangan po natin as much as possible na kung meron po tayong napakahalagang ginagawa, ay we shut ourselves, no? Marami nga, kapag may trabahong importante, nagsasara ng sarili sa kwarto para walang ingay, walang makakadisturbo. Paano ngayon, how can we expect, Lenny Robredo, how can we expect now the government to be able to focus
Itong mga sinasabi nyo na may mga pagdududa kayo, na may mga katiwalian, baka siguro isang tabi muna yan. Hindi po mawawala yung mga papeles. Kung meron pong nagagawang mga katiwalian yan, ay nandun pa rin po, mananagot yan. Patapusin muna natin ito. Eh sa totoo lang, noong Disbursement Acceleration Program, eh, ang dami nyo dyan sa mga dilawan. Kayo-kayo. Billions of pesos. Ito nga si Drilon. Nako, pag mapuna sila, akala mo walang kasalanan sa mundong ito. Pero isa po siya sa pinakamarami na maraming katiwalian pagdating po sa korupsyon. And yet, look at him. Walang hiya. Kapal ng mukha ni Drilon kapag makapagpuna. Nakala mo santo. Pero siya yung demonyo na nakasuot lang ng damit ng isang senador. So yun po, matama po ito. At may panawagan nga si Senator Bongo na sana naman itong mga congressional inquiry nito ay kung kailangan na naman ninyong gawin ito, if you need to conduct inquiries, eh huwag na kayong manggugulo. No? Huwag na kayong magpamedya-medya dyan. Kasi kapag pinapaputok naman ito ng media, na itong sabi ni Senator Richard Cordon, itong sinabi ni Vice President Lenny Robredo, ay siyempre kahit sino, human beings, these are human beings, mga tao po ang mga opisyal natin dyan sa DOH. Nakakaramdam din po yan ng sama ng loob. Nakakaramdam din yan ng demoralization. Kaya kahit po na, kahit na pagod na nga, pagod na nga sila, dahil napakabigat yung trabaho nila, tapos ginugulo pa ng mga senador na ito, ni Lenny Robredo. How can you expect them? How can you expect them to be able to deliver on the services na kinakailangan po ng taong bayan? Lalo na po yung mga na hahawaan ng COVID-19. Basketball lang eh. Ibuo mo lang eh. Ah, di ba? Diba, sa laro ng basketball, ibo mo lang yung nag-pre-throw. Diba? Nakakapanood tayo ng basketball at kapag yung, lalo na po yung medyo dikit-dikit po yung laban sa basketball at mag-pre-throw ang isang player dyan ng team na kalaban po ng paborito nating team. Diba? Binubuli. Boo! Bakit po? Dinidistract. Yan po, distract. Eh, siyempre, titira ka dyan, tapos ang ingay-ingay, kinukutsa ka, ay kahit konting ano lang yan sa, ano mo, ng kamay mo, ay hindi po pasok yung bola. So, this is the kind of situation we are in na sa totoo lang po nakakalungkot at naaawa ako sa mga opisyal natin na wala naman pong pahinga. Siguro hindi na nakakapagbakasyon. Siguro yung mga Sabado at Linggo nila ay nandun pa rin po sa kanilang mga tanggapan. Ginagawa po yung mga backlog. Ang daming backlog dyan. No? Hindi nila maaring iwanan yung mga paperwork na tinatawag dahil yun po ang kinakailangan din ng Commission on Audit. Tapos ito naman ang kuha. Kulang kayo. Kulang deficiency. Baka may nananakaw yan. Pacquiao. Naku, sabi ni Pacquiao. Hey, 4 times na ngayon na lumaki o lumubha ang corruption. So tama po ito ang panawagan ni Senator Bongo. Na sana naman, kung yan nga po ang gusto ninyo, dahil nasa kapangyarihan nyo naman talaga yan, na magtanong-tanong dyan, eh, pero gawin nyo yan sa paraan po na hindi yung tawag na nagsisirkos kayo dyan. Gagawin nyo yan na timing lang. Hindi kailangan na media. Eh, nahalata kasi kayo. Yung habol nyo naman dyan, eh, lumabas kayo sa television. Eh, lumabas kayo sa mga live stream sa YouTube at Facebook. Para sa pagkakala nyo kasi, na kapag nagpapasikat kayo dyan, babagsak si Pangulong Duterte. Hindi po, no? Wise na po ngayon ang taong bayan.
At ito nga po ngayon, si Vice President Lenny Robredo. Kahapon, aba, inulit na naman niya sa kanyang radio program sa DZXL, no? Na wala naman pong nanonood talaga dyan, no? Ay technician, yung staff niya, at bilang lang po ng mga Liberal Party, walang nakagusto. Di her own, yung million-million daw na bumoto sa kanya, eh nawawala. Dahil fake, di ba? O fake. O sa ano sabi ni Vice President Robredo? Kulang na kulang daw sa liderato itong pakipaglaban ng ating gobyerno sa COVID-19. At ito raw ay nagpapahaba ng kahirapan ng mga kababayan natin. It has prolonged the suffering of Filipinos. Madam Lenny Robredo, nasa mundong ito ka ba ngayon? Are you even on this earth? Magbasa-basa ka, manood ka sa YouTube, manood ka sa Facebook, marami pa rin po mga bansa, no? Ang patuloy po na nahihirapan sa pakipaglaban sa COVID-19. Ang hirap kasi sa iyo ay nagmamarunong-marunungan ka na gusto mong sabihin sa mga mamamayan, kung ako dyan, tapos na yan. Nako, Madam Lenny, wala kang track record. Yung mga ibinigay sa iyo na responsibility nitong nakaraang 5 taon, hindi mo nga nabigyan ng magandang pagmamahala, no? At kahit dito sa mga salita mo ngayon, maling-mali yung metaphor mo. Sabi niya kahapon, ang term ko nga ay konduktor. Parang walang konduktor daw ang ating gobyerno. Madam Lenny, mukhang mali po. Kasi ang konduktor po, hindi po yan nagmamaneho. Hindi po yan nagbibigay ng direksyon sa driver kung saan papupunta yung bus. Ha? Wala po. Ano pong ginagawa ng konduktor? Siya lang po nagkakolekta ng bayad. Sinasabi ba ng konduktor, driver, lumiko ka dyan. Driver, dito ka dumaan. Naku, kahit sa iyong mga salita, hindi ko po mapipigilan ang sarili ko. Bobo, bobo, bobo. Konduktor. Konduktor. Ang konduktor po sa sasakyan sa mga bus. Hindi po yan leader. alalay lang ang konduktor ng driver. Kahit sa iyong mga halimbawa, mali-mali ka pa. Sabi niya, kung pwede lang magbo-volunteer na ako. Pero kung di ka rin bibigyan ng authority, wala kang magagawa. Anong authority ang sinasabi mo? Kasi nga, yun ang problema sa iyo. You want the blanket authority na parang gusto mo ikaw na ang Pangulo ng Pilipinas. There is no such thing as a blanket authority sa mga bagay-bagay na ito. Because the ultimate decision, Madam Vice President, belongs to the President of the Philippines. Wala pong iba. Not Duque, not Galvez, not Anyo, no? O kahit sino po dyan nasa gobyerno natin, wala po sa kanila ang binibigyan ng blanket authority at kahit po ang Pangulo ng Pilipinas na kahit po ibinibigay sa kanya yung kapangyarihan na siya yung katapusan. He makes the final decision. Ay hindi nga po matawag yan na blanket authority dahil yung kanyang mga kilos, ang kanyang mga desisyon ay kinakailangan pa rin gagawin niya mula po sa kanyang pagsisiwa, sa kanyang pagsusuri, no? Sa kanyang pag-i-evaluate, no? Sa kanyang pag-study, no? Kasi kailangan niya pakinggan ng lahat, no? At mula po sa magkaiba-ibang mga boses diyan sa kanyang gabinete, doon po siya gagawa. Yun po ang leader, no? Yun po, Madam Lady, ang leader. Hindi po yun nasasabi niya, ito ang gusto ko, ito ang gusto mo, itong gagawin nyo. Ay, hindi po ganyan. Because the leader needs to listen. At yan po ang kulang sa iyo, Madam Lady Robredo. You don't know how to listen. Hindi mo nga alam yung damdamin ng taong bayan. Hindi ka nakikinig. You are deaf. Bingi ka.
at bulag ka sa mga kung ano po ang ipinapahiwatig at ipinaparamdam kung base po sa mga survey tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Sinasabi mo walang leader na hindi maganda yung pagpapatakbo ng gobyerno? Eh naku, Madam Leni, tignan mo nga yung mga survey dyan. Ilang beses na po yan, hindi po umiiba ang survey. 80 to 90% of Filipinos approve. Ibig sabihin nagugustuhan nila. Believe sila, no? Alam nila na kahit ano pa po kabigat yung problema ng ating bansa. But we have a president na rock steady po ang yung tawag doon. Rock steady na kahit ano po ang mga alon, kalaki ng alon dyan, no? Sa barko at hinahampas yung barko sa kaliwa, kanan, sa likod, sa harap, no? Sa ilalim, sa itaas, ay pag-ganun-ganun yung barko. But we have a president na nanonood lang po sa kanyang timonel ba tao, sa bridge ng barko. Kalmado lang. Tinatanong ang mga crew, kumusta ba dyan? No? Meron bang mga butas dyan ang barko natin? Meron bang kulang dyan? Yung ating gasolina ba dyan? Ay sapat ba yan? Ganun po. We need a leader who is calm, steady, cool, na hindi po nawawala sa kanyang focus. Eh kung ikaw po yun, at nakikita po namin yan for the last 5 years, ay naku, disgrasya. I'm sorry to say, Leni Robredo, but you have no right, no? Wala kang karapatan na ipilit mo ang sarili mo dahil ayaw po namin sa iyo. Yun po ang dapat mo maunawahan. You cannot force. Parang gusto mo tanggapin ka ng tao ba? Kahit na, naku, ang lasa. Parang may bigote. Oh? Parang may bigote. Blanket authority. Blanket, eh, baka nasanay ka kasi na kapag ng bigote, kailangan mo nang magtago sa blanket. Eh. Kaya blanket at blanket ka eh. So, mabuti po at nakagigising na po ang maraming mga Pilipino. Nasa kabila po nitong mga walang tigil po na pagbabato ng putik sa Duterte administration. Nakikita ko po, no? Eh ako po nakikinig eh. Nakikita ko, nababasa ko sa inyong mga comment that hindi po ito nagbabawas. Your faith in the government ay hindi po nawawasak. Hindi nasisira, hindi nababawasan. So, kailangan na po natin, we need to make this call to action na tinatawag, na sa bawat pagkakataon po mula ngayon hanggang sa halalan, eh pakikilabanan natin dito, kalaban po natin dito yung mga oligarko, itong mga dilawan po, mga makaliwa, ang mainstream media, mga instruments lang po sila ng mga oligarko dahil gusto po nila ibalik sa dati. Gusto nila, yun po gusto, ibalik sa dati. Dahil sa ngayon po ay hindi na po sila makakagawa ng kahit anong gusto lang nila katulad ng dati na parati pong nasa dihado, disadvantage ang ordinaryong mamamayan. So hanggang dito po lang tayo sa ating kapihan po sa araw ng Lunes, ika-6 po ng Setyembre, 2021. Maraming salamat po. Sorry po sa iba na hindi ko na po na shout out, no? Pero nakikita naman po yung mga pangalan ninyo dyan po sa ating comment section sa ating live chat po sa umagang ito. So bukas po, magpapatuloy tayo. Balik tayo doon sa coffee break na channel, yung mga YouTube po dito, doon po tayo bukas. No? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe doon, mag-subscribe na rin po kayo doon. At kung hindi pa kayo nakapag-follow dito sa ating Facebook page, Manuel Boy Mejorada, mag-follow na rin po kayo. So muli po, maraming salamat. Ako si Manuel Boy Mejorada. Magandang araw sa inyo ng Lunes, ika-6 ng Setyembre, 2021.